Hindi po kumpleto ang ating araw kapag hindi natin alaman ang lagay ng panahon. At ang maghahatid niyan, ang Batikang forecaster na kagagaling-galing lang pong manungkulan sa Bureau of Meteorology ng Australia at ngayon, resident meteorologist na po ng GMA. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz alias Magtani. Mike, may shallow low pressure area tayong namataan dito sa silangang bahagi ng Eastern Samar. At dito sa satellite image mula sa Weather Central, itong kaulapang ito, ito yung shallow low pressure area na ating binabanggit. Pero hindi naman ito inaasahang magiging isang ganap na bagyo. Kaya silipin natin ang magiging taya ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa Northern Luzon, magiging maaraw pero may bahagyaring pag-uulan, pagkulog at pagkilat sa ilang bahagi. Pero dito sa Southern Luzon, asahan na natin yung kalat-kalat na pag-uulan, kasama na dyan itong buong Kabisayaan hanggang dyan sa buong bahagi ng Mindanao. At yan ay dahil sa tinatawag natin na monsoon trough. Pero hindi naman natin inaasahan, Mike, na sa buong araw ay bubuhos ang malakas na ulan. Kaya tingnan natin kung saan mas mainit mula ngayon hanggang bukas ng gabi. Mike, itong ating tinitingnang mapa, yung kulay dilaw, mas malamig na temperatura. Samantalang itong kulay pula, mas mainit. Kaya pansinin mo, dito sa bahaging ito, nandyan yung Baguio at Cordillera, mas dilaw. Ibig sabihin yan, mas malamig yung temperatura. Pero dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, mas mapula. Ibig sabihin yan, mas mainit. At para naman sa ating 5-day forecast dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin yung posibilidad ng pag-ulan. At bukas nga, Huwebes, ay inaasahan natin na mas maaraw sa umaga. Kaya Mike, pinapaalalahanan natin sila misis na agahan natin ang paglalaba para bago po magtanghali ay tuyo na sa sampayan yung ating mga damit dahil habang papagabi ay lumalaki ang posibilidad na umulan. Matapos ang Bagyong Ambo ay asahan natin na may susunod pang mga bagyo at ang pag-asa ay may mga bagong pangalan na para sa mga bagyong darating sa taong ito. Katulad na lamang nitong si Butchoy, Enteng, Lawin, at may tunog pang ang imported tulad ng Ulysses at Warren. At Mike, kung sakaling lumampas sa letter Z ang dami ng magdadang bagyo, may reserva na rin mga pangalan gaya ng bagyong Alakdan, Baldo, Densyo. Pero sana naman po, wag nang umabot pa hanggang kay Hulyo dahil pag nagkataon, pang 36 na bagyo na yon, Mike. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.